All right. Kebenta. Go on. Guitar Hangout Podcast. Let's go. Episode 3. Gigi is nice. On the line. So, go on. It's a little bit different from the usual setup no kay si Ramram din ako ngayon. Kauban. Ramram is too busy, so we have Gigi here. Brad, Mr. Brad. Hello. Okay na, Brad. Bugnaw din rin. O niya, fun winter set. So, nari ko sa New Zealand. Oh, yeah. Gigi is from Cebu, but fun. Nana siya sa base sa New Zealand karon, right? Look, may panakoy kape na. Kuhan ni? Tea ni siya, Brad? Like tea ako nga, tea na sa Gubert. Dinakoy ko ti kape kay Kuhan. Kanang, kuhan na, kanang... Diba ka nga nung nag-tea ko, Brad? Eh, no well, time may kape. Diba na nag-tea ko. Wala, Brad. Ihang lagi. Hello, Brad. Ako na ko na, Brad. Ako na, ko na. Kaya, so, Gigi is a guitarist of... Kwan, pinagsata yung mga banda, Brad? So, ako lang introduce ako kung galingon. Oh, there you go. So, gigan ko si Bo, nag-move ko New Zealand back in 2016. I guess, sa Cebu, kaya gitarista po in a few bands. Eight Mail, Substance, Two, na-forma ko yung instrumental ng grupo called Lord of the North. Lord of the North. Naka-release mo yung album. O, itong Maverick ng album. I guess, one. And, yeah, anyways, 2016, yeah. Currently, there is a New Zealand. I play in a few bands. Dark Divinity, which is a metal band. Yeah. Scorn of Creation, metal band Japan. Yeah. Si Churista sa ko banda nga Culture Embassy, which is kanang African roots nga reggae nga kuan nga banda niya. Nasa ko yung usap ka side project nga kuan lang kanang hindi kayo hectic nga kumakalugar lang. Ako ba ni Toots sa Queso, anak ng banda. Yeah. Wala siya. So yeah, I play guitars mainly. So, I think it mainly kaya maroon dyan ako instrument. Pero mas lots ako mga kanta, mas lots mag-program drums, bumaho ko. Pero gitara kita akong, akong main instrument. Masa man ang kanya, Brad, ang music scene niya, or ang mong guitar life? Ang sa'yo masulti niya mo, siya nakalaya si Bob, diya? One river ka ng... Siguro mas... Mas effort na rin in terms of kwan, I guess more on convert ka lang. Let's start with gear ha gear. Dira sa to, usually ang mga gigs kay kwan, ang venues na nilang mga amps, na nilang mga amp set. Dira kay kung mutuwa ka gig or kung mutukar ka, kailangan nadyog kay mga amp. Kanya, ang tipong banda actually magdadyog mga gamit. So, mismo ang drummer, magdagi ang kit. Is it mandatory, Brad, or kanang pwede rin di? Or a culture thing siya di? Moji culture, pero namay ko, namay mga venues or mga organizers na sila mo organize ng drum kit daan, yung dala natin yung mga additional ng mga cymbals or mga heads, pero naman sa mga drummers na yung mga endorser o certain yung mga drum kit, so magdagi sa ilang drum kit. O niya, pero mga gitarista, usually, dapat magdadyod ng at least amp head or kanang, may ba, magdadyod ilang cabinet, ano ba? Hassle siya nga po. Kung kumahogong nga kay amp, di ka katukar? Di siya katukar ko kay amp po. Unless kung amin yun ay ilahang amp na pwede magamit. So you have to like one, coordinate with the venue nga. Coordinate na may amp niya. Na may amp, ano, eh. Gamit niya pero one mode particular sila silang ownership of their own gear but like kanina banda ilang sound kay kanina gud nga amp so kwan kay mga tao diri in terms of musical sound and tone kanang particular I guess common na sa kanang mga nasod pre ani like New Zealand Australia US pero niya kwan nindot ang PA
kuan ang mga venues na yung dutog sound system ba na dito yung mga na nga ilang mga front of house na mga setup kaya nindot na sa daan yan at yung mga I'm not gonna say nga din experience ano mga audio engineer sa to pero ang like let's say kaning balhala nga venue kana mong tukaran pirmi kay ang ilang sound engineer kay hanas kayo metal na sound rock na sound nga kada gabi eh, makuha gina nila ang I guess desired sound sa genre pero di lang dili lang sa limited to that bro kay murag kuan ka ng iapan kay sila sa ilang sound nga ipahita ang mga sound engineers diri pero namay inyong kapaling yung sound engineer kuan katong score na ko nga banda kay ang karaan nga gitarista may mo sound engineer na mo yung kanisang dark divinity kay nasa may kailan na mo may mo sound na mo sa pero I mean, totoo dun sa kunawa sa Cebu, so kapantay ko ang mga banda dira sa tuwa kay kung naman inana naman sa virtual, kanang approach sa door, kanang so, mga mayam sa dyan ang mga sound engineers sa tuwa. So, mawala ako maingon nga kuan, niya yeah, light driven ang culture dira in terms of kanang ang muantok nga gig ba kay kanang kuan sila ganahan, sama po describe ba, kanang kuan kaysa sa music, kanang mapanga ka, mamaayo ka, suporta gin sila, kanang itong pag-ekstorya gin sila nimo after niya, kanang genuine ilang pag-support sa music ito, like kanang, which is ina naman sa sato, ah, pero kanang mas pa-feel na ko din niya, kanang ito, kung ano yung tukar, kaya kuan, kanang, like kanang, tawhan na mo dupol jud niya curious kay sa nimo ana na and what fun kanang ganahan lang gid sila mo support of music yun in general niya enthusiastic sila balag tama balit gid sila merch ana ba and kanang mura grabe sa mo support of art I guess there is a Wellington particularly kay one gid sila artsy gid sila nga city so pal kanang mura siya niya sa to grabe yung sa nag-support. Sa pero alam ko yung ma-feel lang na ko ang kwan ba murag ka ng murag ang difference sa crowd kay lahat like, yung culture dari lang sa yung culture dara like kwan ka ng yan to gets na para butan ako tukar like mo para mo jud ilang anaon ba para butan ako jud tukar ba niya kwan gets na ka ng pinika mo use sa term nga fan like fan gets sila sa music whatever pa ng status sa inyong banda like oh for the people siguro in general di ano kay murag would you say mas butan or jaman like bisag outside of music oh, no? Butan. I guess oh mas butan butan sa mga tao sa tuwa sa pan kanang tao nga butan pan dili kanang safe kay kung tubot sa bro parang kay love yun ang sibo bro oh pan lang kanang pang yun sila, baka nang mo support yun sila in a specific way nga ang banda kay malift yun ito. Parang unsa pa mo ang unsa pa status sa banda. Unya, di case na mo discriminate sa level sa banda, they're just there to listen to music, watch live music. Mm-hmm. Yeah, kaning city particularly is a city of live music yun. Like, ang Canada yan, jazz, yung Japan. Oh, unsa sa to version? Chalo, ang city diha is what for city of live music. Ang Wellington particularly kay kung kay gamay siya ang live music scene diri kay buhi kay tanan. So yeah, kung siya sa mga puto mga tao sa mga metal gig ni after mga sa jazz gig, mga to kaning mga birthday siya kanang mga gig sa Cebu. Murag yun anan na pero educated kay sila sa mga banda nga ilang gisunod and ang music nga ilang gi-follow like kwan long kay sila knowledge sa kwan sa mga sa history sa music nga ilang gi-follow and stuff like that wala ko impression na so far sa akong pag-interact sa mga tao diri pero yeah kanya-kanya na ilang style yun na culture no culture is better different cultures lang yun yeah ma compare na ako ang kalayaan ang totem soul ko po yun diri so man. Lingaw akong journey dito so far, lingaw. Ako, Anbred, katong yung Dark Divinity of Scornification, metal man doon sila, no? Death metal, basak na ba? I guess makaingan ka death metal ang
So parang creation na na may lang. makonsider ni mo ang mga main band or same ra sila? I guess same as lang, mas active lang ang Dark Divinity kay Juan kanang and Atom Scorn busy mo kay ang drummer kani sa mga drummer busy mo lang ang drummer si Tortor ni Akbar kanang abot kaya naman mo ng Saving Grace na banda sa mga hindi ko hardcore dira manas lang kanang tapos sa following international niya mag-tour na sa US na yan. Ngayon, sayang nga ka nang mag-record doon tayo. May hindi na mo sa madakpan kay Adi Kisling lugar. Ako ba? Nasa siya si Kwan? Tayo niya bandang ah. Oo, siya. Kwan, but modyod iyang panginabuhay music guild. Like, kada-adlaw na sa naigig. Kwan, si Kunsar na iyang pangtukaran na yung mga Latin nga gig, metal nga gig, kung sa panad niya. Kaya, modyod iyang degree or something nga. Mula, busy siya. So, di kami ka gig as frequently as one sa Scorn compared sa Dark Divinity nga. Pan may cross, may mga regular Jews. Conrad, talk to us about yun siya ni mo pag-appila ng banda siya, ni audition baka? Or like from Nilarga, Kaliak, New Zealand, kana. I know nga murag you're a friendly guy. You, kuhana ka ka ng dali lagi ka makaamigog mga tao diha. Pero yun sa man yung pag-transition like from a new resident diha ba niya? Or siya naka-discover sila niya mo? Or yun siya yung pag-amigog sa Dark Divinity? I guess ikuha lang tika sa akong journey dali and yun saan ako pag-active balik sa pagbanda-banda dali. Sure. Tocar music. Di ko ganaan sa term nga banda-banda kay seryosong buta sa itong kwan, sa itong gibuha, bro. Pero lingaw sa kung naman, banda-banda, bro. Kanang, atong pagpapa ko dyan sa New Zealand, first din ako nga gustong hita bukas, bisag baka active lang ko, bisag usa lang ka banda, and I don't care kung sa panang nga, ganaan ako nga ma-exercise lang ang music, baka kwan, kanang nahin na pwede yung lugar, ano yan. So, brag, kuhan lang kanang, ang plano is, if na yung mga jam nights, muto nga ako, yung mga backing track sa katong Lord of the North, na ako nga, to album back 2016, so, magdaro ko backing tracks niya. Kung nga rin yung mga jam nights niya, pusok na kayo din ang jam nights, brag, ganap lang, mga misikiro, kay muto nga lang, yung mag-jam lang mo, dito, kang kalit-kalit, sa'yo, wala yung oh, kusok kay na dere nga culture nga. I was thankful nga I live down the road sa kani kitang gug moon bar. Ya dagan kay mga jam nights dere every week. Every Tuesday tigan to ko nga. Ang katusang Valhalla nga venue which is kung asa ka dagan ng mga metal guys mo Kirk. Eh. Nasa na sa jam night so kung ara jo ko nga na once na bro, na lingaw sila sa mga kanta. Yeah. I guess na-impress sila. Gikan diha kaya naka-invite ko mga pilog ka ng murag ka ng hip-hop nga banda nga na ay saxophone. Yeah. So, sige mag-tukar sa mga jam nights as the band. Yeah. Kuan, murag from there, na ako'y makailaw, sigin sana, murag ka ng gitarista sa ano nga. Until I met katong gitarista sa school si at that time si Seth yung man si Jack yeah so iya kung gi-invite nga mapil sa kwan fast forward gi-invite ko nga mapil sa score nas kanang session nga bassta nga at the same time ang katong Dark Divinity nangita sa gitarista niya familiar naman sila nako sa scene tungod sa akong instrumental music nga akong gisikukar diri this was about kuan katong mga just before lockdown invite ko nila nga mapin dili ka diyon audition kanang gitagana ko nila set list nga ipasipra ba mo na dito ilang live set di ay ipasipra niya thankfully enough comfortable ko silang mga kanta nga nasipra na ako dahil yung tanan niya out of nowhere natawa kong anak may kalit ko nga na ko ito kabanda
Kalina ka busy. Oo niya. Nama ko yung amigo nga based on si Henry Smithers, si Henry Fan. Kanang, magkusagin na sa mga first na ko na amigo din nga based on. Ayaw nga based on na nasa Australia ron. Niya. Kung sige din na siya panabi nga na ay Pinoy nga gitarista taga Newtown kung taga Asap ko niya. Kanang, ang papila ni siya kuhan kay kanang, ah, lingaw ni siya, I mean, lingaw ka dyan, manana. Kanang, out of nowhere, invite sa kunya o sa kagig sa Culture Embassy. This is a span of mga 4 years kaning asturiyahan niya. Nito nga po sa Culture Embassy, madukin niya po kung sa mga kanta, bird, ni jam lang, I mean, straightforward, naman sa dyan ang mga chords and ang flow sa mga kanta nila, so nadakpan na ako, bro. 2 hours nga gig, or almost 3 hours, kunya. After ato, kanya, nalagkalit ang si Jude na katong mura ng band leader sa Culture Embassy nga, ay, appeal na din ka na mo, kanang kwan. Mag-practice tayo every Wednesday, nana bro, kana na kung makalugar ka, no, no pressure rin sa kabanda, nana. Morning reggae nga banda, no? Ha? Morning reggae nga banda? Oh, reggae. Mura siya, kwan, particularly root, African roots, reggae din siya, kanang, nasa yung mga specific rhythmic timing na lahi siya sa usual na itong madunggan nga reggae sa radyo. I guess, di ba kay Kulaom, anang nga area, pero nice, nasa ka ng cultural vibe ang ilang rhythm na kuan ka ng specific siya sa African music na nag-aasa na siya, si Judah. Kuna, kuna siya, kuan. Tingaw eh. Kaya kuan, ka ng kanang at least maka-exercise ko 2 types of music na at least di lang ko ma-box in one style ba kay hindi na sad ko mo-double of different styles kung mag-practice ko nga at least na lang ko yung specific direction kung sa mga pang-practice na nako karon mo which is anything na magamit nako sa metal o sa reggae which is duha ka lagyo kayo nga styles so na ko mag-cover every time kung mag-practice ko kung mag-practice po dani ko how's that so, number so imong practice routine like managing 4 bands ba to na imong nalia at yeah. The moment upat pero ang active jud kayo is duha yeah napaka work unsa yeah. Man ka busy ang mga gigs diya like every week na kay gig. Dili na ako makaya every week, bro. Parang ako pa na din. Parate. Dati tayo mo, every week sad. Kuhan, kaya kanin ko Culture Embassy, kaya mga sabi na sa panhood sa kanang karikanan sa mga membro ng Culture Embassy, kaya mga musicians for a living, diba? So, as much as possible, kaduhan na sa mag-gig. So, sa kasimana at one point, or every week, or at least twice a month, ano niya. Kuhan, busy sad kung mabisi lang sila pero anak kanindot sad bird kay tungod big band bukod siya mga pila may kami room pwede ka masayop pwede ka ma pwede ka masayop yeah actually o kaya parang pamunong gitara sa stage kung gano'n kung pahuway magkasukas ka sa mga di pa rin malik na sila panjit o parang gitara kaya nasa sa big band na siya big serve lang kasi imang purpose sa whole sound ba so no, dili kayo sa pressure niya. If di ka makatungag gig, dili ka sad siya kwan. Di na sad siya problema. Kay kwan, nagamag membro. So, tulo ka gitarista, tulo may kabuo. Tulo ka ang horn section o pat. May do ka percussionist. May bako, kalis na lang. So, kanap lang daan, napo na siya sound. Kung mawad ako sa gitarista, wala mo wak sa kwan. Yeah, you're still paid. Busy, busy. Kuan ba ang isa imong katong Dark Divinity bro mao man gud nagmoy mas active no nagsipra ka sa ilang mga songs na contribute pa ka sa creative process like did you write some riffs especially sa kaning upcoming album kuan ako rin kapila ang album bird since kapitan man pero nami upcoming na album nga mura siya ka ng side A, side B nga concept pero wala siyang CD naman.
Ah, sige, bete kayo kita. Bera kita. Kwan, pero kani album nga ako napila na, pagsuot na po, kaya mo nag mga 80% na suot na niya, nag-add na mo mga riffs o niya. Ang rason dyan ngayon akong ikuha, kaya kailangan sila lead nga gitarista na kanang kwan. I guess nakita nila ang ilang kailangan sa akong tinukaran. So nalingaw ko, kaya halos talagang tayo, pamutahan so siya. Ang announcement atong niapil ko kay nag-release lang single atong Blood on the Altar ang title sa kanta niya kanang Juan ganaan ko sa mga kiswat dito nga solo kay Juan kanang siya tao gani pamanawa na niya na Spotify ko mana siya kanang I guess ang akong contribution yun sa atong album nga niya was a few riffs niya arrangements ginag may suggestions niya more on kwan gada jug ma usa ka plato nga worth of solos butas mo kanta kwan de demo mo dun di apply ang mo di ba so gikan sa Lord of the North brad ya nga nag kwan sa na so what kasi mga kanta ni mo like creative process nga transitioning to guitarist sa kanang murag mahog big time no nga metal band yes New Zealand are you fulfilled like as a musician imong pagka-guitarista ng mga banda na kuan na ka na satisfy ra imong mga kuan creative kuan desires? Yeah, I guess kuan ganahan naman in terms of creativity na dumot pa mo sa second album sa akong solo which is kuan sa Lord of the North, pero wala pa yung paano magamit ang Lord of the North na ito. Hindi yan. GG ba siya? Pero Habang na kayo pa yung second album. Kwan, GG. Nag-swat ko niya, naundang yun. Siyempre, ginabisi ko sa mga banda. Lagi, pero I guess ang creativity, I guess to answer your question, nalipay ko sa akong uptown ron, kay, kung expect nga, pamimbro ko bandang active dere sa New Zealand nga na inasad sa particular scene nga maasa may na belong. So, pagsinan ko recollect sa times nga kanang sa panahon nga ato bago pa tayo gitara ba? Ya, wala pa tayo banda. Kunya, every time mabuno na pa na niya, mag-reflect ko nga kanang I'm in these bands nga I really enjoy playing in. On yeah, kwan kanang yeah, kung desires kina na consumer na fulfill in a way just being an active musician o kung kuy desires na ng musika or anything like that. I just want to play music and be able to perform on yeah, kwan certain language na mapagawas na nato sa music which I'm sure kwan ikaw mag-agree ka exercise kaya po nato in a regular basis, especially na kaning na natay mga pamilya, na busy sa trabaho, na kuan. Yeah, I'm privileged, I guess, na nakakuha pa niyong opportunities and met the right people. Yeah, kuan. Yeah, akong musical desires was, I guess, na meet gyapon bisag naundang kong swat sa instrumental music. Like happy ko karon din, happy ko sa akong music journey, I guess. And yeah, ganaan lang, palayan ako, until sa kung asa siya mukuhan. That's a good bread. That's sa kutub. Kuhan eh, Brad, naka-mention ka ganina about Leaky, or naka-mention ba ka, or imor kong bisultian. But anyway, isusa kong huna-una ang Leaky. Kaya nag-chat man siya good me. Nga wala na record siya. Endorser Leaky, right? The Dark Divinity, kamo mga guitarista or siya man? Talk to us about Leaky. Oh, ang Dark Divinity, endorse Leaky Guitars. Kwan. Oh. Kung siya ito yung gitara, kaya ka ng... Kung siya ito siya nga mod. Kwan. X25, ako lang ipakita sa kaning phone nga timbre niya. Shout out Leaky Guitars. Shout out Leaky. Ben from Leaky.
Pero marami akong I guess one of one nga kuan nga lady, which is her 24 next frets. model, next kuan ni siya ber 24 frets man eh. Wala kay oh yeah 24 frets, 24 frets. Wala kay headless. ko no kay no kasi to kana ko kuan di kay ko panagsaw ko mabot sa 24th good Wa mo kay marka? so I guess vacation ni kuan. Bro, 24 frets na doon niya. Kanang, headless siya. May mga kasi specific types of wood nga gamit ani bro. Ang iyang frets kay fan yung frets Ah, sa okay. imong mabantayan. Oh. And Maybe buwan, it's a padalan Phoenix ko sa nila Rayon. o I think muro padalan ko nila version nga naay wami bar pohon. Wala pa follow up ato. Kani fixed bridge ni. Expansion siya, oh. Yapan. Five-way switch. Yadwa ka humbuckers. Ang kaning humbuckers niya kay, or ang kaning pickups niya kay, specific niya siya nga voicing akong request niya. One. Kaya kita kaan sa kulat, murag certificate nga kanang nga Biki artist. Si Ah. Paul, katong ko ba ng certificate, kay pinastrap niya, murag strap niya version. Mura siya, kanang, oh, inot eh. Inot yun mo ka, Reliability ko kwan. na ganahan lang ha. Hindi ta siya tukaran. Oh, gan. Pag first marog na wirduhan sa headless, kay mo may gi offer ni Ben Good, no niya. Kanang, anab yatag strat, kaya na ba, so. Kanang, pag dawat na ako sa headless, murag, naay kanang phase nga, gaanag pa po sa iyong feel and everything, pero karon kay mo ra ang sig gamit ko ng practice and everything kay kailangan ko sa yung kwan sa yung feel sa yung neck amin ako mabother ko sa fan fret One pero pressure. kwan mo siya ganang ergonomic Dili kaysa siya amin kung kuan. barong kam Dili siya mailhan na fan di siya. Dili kay siya. Ah, yeah, okay. Kita na ko sa Brock Slanting siya. Inot eh, inot siya kwan, inot siya. Pero yun ay, nasi dalang kwan, kaning natin na lang big bag na kaning pina and mga tools and stuff niya. Yeah. Oh, nino tong strat ni Paul mo sa mota to kung ganan sa jud pero pa. Nang pila ing leaky dre ka tong strat na ko nga leaky oh. Pag ipalit ipalit to na ko. Oh nga. Kwan. I guess ganaan ka makibaw sa story yun sa nung pag okay, sa Liki. So, kwan, actually, tungod, kaya nipalit mo kong strat ni Liki ni Sound na, tawag na ako sa Liki, bro. Nagsina may chat na niya niya, kasi kong send sa mga material sa banda. Mga banda na ako din rin niya. Bro, I guess, ni nagpabaga na kong naong, ganaan, kwan, would you be interested nga mo mo represent mi si mga gitara diri sa New Zealand kay wala kayo na abot diri mga gitara niya. I think ni make sense iya nga nakita sa niya ang activity sa mong banda. Dere una. At that time guys, produce mi guitar playthrough videos. Oh, napa covered, napa covered. Yeah. Alright. Nandito na ang mga para connection. Oh, kwan ka nang mo to na interested na siya sa idea nga kwan mo gamit mi siya mga gitara niya. Di papili mi niya mga gitara o niya. Ang headless mo iyang gi-recommend sa ko ah, niya. After ato pili mi niya. After ato wala na mi nadunggan from kang Ben. After ato ni okay lang sa sige niya. Gay ko sa mga address niya. After a few months, nabot lang kalit ng mga gitara. Yeah, may kwan, may ka ng certificate and blah blah blah. So, kwan. So, muna siya. Yeah. Ay, nindot siya. It's a privilege and... thank you, Nikki, for... And that's a bucket list naman. Supporting ang saling sinuot. Yeah, na-check off sa mong list. But, so, muna na siya, no? Dapat magbabaga, rin yung kagnaong. Over kay one
I think importante yung mabagag na ang usahe kay... Or dapat na second ka back up. Sometimes... I guess sometimes ang opportunities kay... Mugima o rasad siya kung mo kuhan ka, mo make a move towards an opportunity at tanaw ni mo available sa imo. And then nakamuhat nga mo yung buong limo or something, I guess. Yeah, that's 100. So true. Sa taking mo ni Andrew Tate, I've never known anyone determined to get something and not get it. Sorry, sir, naputol ka ito, sir. Okay, I was quoting Andrew Tate, ba? Itong tsara yung quoting nga. I never knew anyone who's determined to get something and not get it. It does. Boom. Sakto sa I guess kan usa sad sa boom gesort sakto sad. I guess man usa mi gets a dream na ko nga I guess any guitarist dream is kana ma endorse of gamit. And we live in an age na gabi ang internet content so mas accessible na ang imong putting yourself out there unya. And I guess in a way possible good nga kwan if maningwaan jud ka ma appreciate na imong pagpaningwa and eventually makuha nimo ang imong gustong metabo whatever it is at that time nag-hope ko nga maka ma-endorse sa Leaky and then tapos siya. And either way, sorry, putol ang video. Regardless of what happens, you're still kanang doing what you love to do, no? Right. So it's always a win-win. Conrad, unsay mong advice sa mga kay you're makaingon naman tanong international musician ka kay naman kasi gawas international na. Yeah, makaingon pa tanga successful ka ba? Kay active bands unsa may mga advice ni mo, man. Overseas musician. What can you tell the other or kanang musicians pun nga kan ba nag-struggle, maybe na sila sa gawas kana unsa may kuan mo? Pasulti. Kuan ingon ako kuan bird akong advice no is tanaw lang ko sa camera bird kay. Kuan sa ako ma advice yun is Islands of Goa, and then go out of your comfort zone. Like, for example, misikiro ka, nilipalin ka kaglayang lugar. Don't look for an environment na comfortable ka. Like, to practice your music. And then, particularly, let's say, mita kag mga ka-jam na mga taga-Pilipinas po dana, like that's great if makita ka dayon o community nga comfortable ka pero you're already tas lang lugar, you have to adjust and just kung unsay naa sa available sa imo, just deal with it. And then ako particularly interested makay ko sa ilang culture dere, so paano jud ko ni just go out there, believe in myself, di saling lang ko sa akong mabuhat to niya. Pas ako expect ng something in return, ako lang siya, passionate lang siya kumutukar. Unya, mukha na sa yun ang nature of things, physics of things. Mubalik na sa yun na sa iba tungkol kay passionate ka ng butang. Yeah. Also, biggest advice na po for anyone who will try to be an active musician, even overseas, balagisod kay Iksugod is, ayon sa pamilya o tao, balad kinsa pa na yung ka-jam, balad ka ng tanaw ni mo, namang ikana ng mentality, di mo ka-level or anything. Ako, I jammed with everyone na bisag ka ng pag-upagakat o gitara. Yeah. I absorbed things from them, yun ang mga hiling ng music. Like, nahilig ko particular nga prog music, like Camel, ka ng mga bandana. Na-learnan ako by jamming with random people here. Yeah. Na-atsyag
music flavors akong sa akong taste and kani mga tawon ang akong naka-jambos dili mo active na music hero kayo wag na-meet na nako nga nag niantis balay nag jam-jami like just keep jamming with people like this is akong best advice and believe in yourself and ikaw mo parayo lang yun kay the natural order of things will occur I guess. Ganahan ko sa imong bisulti, Brad, nga katong you believe in yourself, nga kana ganing you put yourself out there, nga without kanang having any expectation ba kung sa imong madawat. But it's a good thing no, nga murag ni pay off kani sa imong ha. Kay that's what they say ba nga murag the more you give, you get what you give out. And so the more you give to the world, siguro na mabalik na yun sa imuha. So, paano na siya? Tay sa pupunta. Manaw ko na balik na yun. Hindi. Manaw ko na yun. Naputol yung mong part nga gingon nga itong regarding sa expectations. Pero, I think magkasinabot man taana nga I mean, ikaw ka po, murag dagan kitag mga, I mean, just context lang kami, Dave, so jog mga ni, dagan kami mga tagay sessions na mag-philosophize me over things. Actually, Brad, and, to those of the people nga wala nakaibaw, kaya ako paan mangod ko ka ng may pagka-introvert, kaya ka nagay lang gisulting how do introverts make friends? They don't. An extrovert adopts them. Kamo ni Ramram, which is coincidentally or not coincidentally, nanay rason nga nung kamo dyan ang nasa podcast. Kamo man ang mga duha ka extroverts nga ni amigo ko ninyo ba na so mo nang yeah so Ramram ikaw we tagay sessions and we ato mga conversations ba mga nana. Lipay mga ko Bart nga nagka-amigo ta. Personal na isang topic ko. Lipay ko na amigo ta that time kay usab tas mga gi-look up dyan ako ng mga gitarista gyud sa scene. And a lot of people do. Una. And we became friends to a point nga became guitar brothers. Kanang yeah, we amot lang pero I learned a lot from you. And then kanang sa being around you guys, ikaw, Ramram, Jung, si Mama, and Jaan. And hindi lang kay music ato isgutan dito. Abot sa tag mga topics about life. Which is ma-play nga pong sa music. Yeah. Yeah. Oh, tinood. Okay. Unsa man niya itong gigitara. Kung wala, dili siya, dili ko na itong kinabuhi, di ba? So, life and music are intertwined. Third time, banda ni Ramram. Yeah. Kaya na. Yeah, kwan po, David, no? Anong resulti ba nga murag open ka gani? Yeah, that's something that I noticed about you ba nga murag. Did you come mo, like, ganahan na juga mo katun and that's so important, gani nga. Like, bato juga ni Mamay, ato ka ni Barry, ano, yung murag. Open ka mo, kwan ba? Mo absorb gani, or like katong mga istorya ni Ramram nga dapat you're always learning that that's a very good thing to have which is kwan evident sa imo ha yeah I guess one word I see myself as a student to everyone although di na kayo ko as nagano free time as I used to in terms of practice like based on your previous podcast siguro mga 15 to 30 minutes a day na ako makaya taas na ka na 30 minutes bro. In that context, kay ang ako yung attitude is if ako ay ma-meet nga tao, wala kong sa panayang level, I'm sure nandiyo ko yung makatunan na linya. I'm genuinely curious about what they do, how they play, and everything. Like, mahalag kahit pa kayo nagtinukaran ako or dili kay siya aka kanang known nga maayong nga gitarista, pero I'm always, I see value in everyone ba. And, yeah, wala kayo sa kukutok ng mag-compete or anything. Siguro at some point, nang magagim yung tanap, pero
I get excited sa value of the connection kung sa akong absorb from genuinely being interested with someone. And keyword, genuine interest and wanting to learn and interact with someone. So you should not go into interacting with someone with a specific agenda. Dapat genuine jud imo interest. Kaya dira mong gawas ang mga butang aka makuha ni mo ng tawhan na. Pero it's actually because you're genuinely interested nga makatun and wala kay mga specific agenda. Si Sora explain eh, pero I guess I just wanna stick to the term about genuine kuan lang yun, kanang connecting with people. Kana siya. I guess ang kuan po, kanang competition is depende sa context. If you're competing with yourself or like among old version but like you're trying to better yourself, kanang kuan po, kanang bisag kanang competition lang jud in the sense lang mga alam mo yuha niya yung mga gusto ko maparehas niya na gani kaya na lang siguro madili ka ng mga kuan manaot or na gani or kanang I agree kuan. I take inspiration from people na mas maayo sa ako like kaya si katong gitarista sa score nga akong gipulihan like akong gidraw ang competitive energy in an inspiring way na kailangan mabuhat na ko ayang mabuhat kay bigan gyud mga kanta nga kanang dili ko anad ba sa unsa so pagtukar nga and ni kwan go improve ko from there from a technical standpoint nga kwan kanang I guess positive competition or imong saktong term na is inspiration. Mura siya ka nang sa anime, baka nang Dragon Ball, di ba, Goku, kay gusto dyan siya mo kuan, makikaway sa mga pinakakusgan, kay ganahan siya mo test siya yung self. Sakto. I think that's the mentality siguro nung kuan. Yeah. I guess kuan ka nang sakto tong gingon ni Ramram sa inyong podcast nga in the context of playing on stage, imo pagawso ng imuhang ego nga grabbing self-belief, which is ang terms of ang tao na isang mugiro when it's actually not. It helps you be the musician you have been practicing every day to become that musician in those 30 minutes sa inyong set or an hour or whatever. So, kung makita kayo mo si Kiro at tanaw ninyo ang bugiro, that musician practiced every day to play his best in those moments. Dili na siya ang bugiro. It's an ego that comes up when they're on stage. And wala sa tao na gidaot na it's their passion, exercising their passion to the best of their ability. So, Pagpuan po, Brad, how you view that person nga makaingon ka nga hambugiro or maayo, depende, is a reflection of the person nga nag-sultiana. Where they are, like, mentally ba? Okay, kumaingon sila, it shows nga murag insecure ka or something like that. But if you go, tamayuhan niya, or gusto ko mamaayo, mapapariyas niya, that means kung ka ng willing to learn ka or positive ka nga energy or something. So, I guess one that good work since mga misikiro ta we have to use confidence in certain ways and naiubang tao na ilang pag interpret of confidence is karang bisibo gyud sila no ang gyud sila karang murag mo strike off as karang actual bugiro gyud pero to me it's everyone's got their own ways of dealing with how they can perform marikina and sa akin yun kung matarong ka sa image nga ni Gawas, then maybe it's a you problem and not his problem. Pero I mean, it's a journey. We all are in different places in our lives at some point. And kanang padong ta to better ourselves. So, sinabtan na yun. Sakto.
Sakto. It's always a learning process eh. Tanang butang. Particularly, kay guitar hangout man eh. Particularly being a musician, yeah. Being a guitarist, kanang grabing mind, kwan, kanang pag-practice sa imong mind to be, to have the right mindset to be able to do things. And tanang butang yun. Like how you see practice, how you see mga tao nga maminaw ni, like, yeah, lisod kayo i, I can't point my finger, but iba ko kasabot ka, na, there's always something to improve, not just sa imong skills, but sa imong how you see things. Mm-hmm. And the moment you think nga, you figured things out, actually napaligan pang makatunan. So, yeah. Nakoy na, kitan na quote na po sa Instagram ka ng a really good quote ka ng mga reels ka na practice isn't just for musicians and athletes, it's for everyone and everything. So anything that you do kuno in life, like for example talking or thinking, you can practice that. So if you practice like reacting to a certain way, let's say ga-drive ganyan, masuko ka, overtaken ka. If you allow yourself to masuko ka, masuko yoga, you get good at being angry. But if you practice nga kalma lang, di ko mo react at okay. Hindi, drive na ko ako. Then you practice that, you practice reacting calmly. So anything that you do, yun, not just guitar, it's everything in life, yun, yun. Practice. I'm not sure if that's in line with what you just said. Kwan, in terms of like dealing with presenting yourself in a live performance manner, gamit kayang kwan, any specific nation techniques to deal with? I'm sure kwan na like dugay masing tukar ako dugay sa masing tukar pro. Advice lang sa I guess anyone who struggles with kanang murang makulbaan on stage. Kulba is good, kay it means that you're minding yourself. Pero particularly deep breathing techniques, kanang times na makulbaan kagasun yun lang kaginawa na. So always remind yourself to do deep breathing, and then it helps you calm down and then have a clearer mind. And mawa, Red. Mo work siya sa imo, ha? Parang deep breathing. Kuhan, Bert, kung let's say, naik part sa to karong kuhan, ka na mo nag-lisod, mo actively mo ginawa mo blaw mana, well, ka to kar, kung na, mo lose ang kamot, kung na, mabot na ako and everything. Bro. Pero I mean, mo sa'yo nasa nyo na itong practitioner, pero may pagdingan tamo ko na ako na, well, TikTok kar, pero naalan siya sa'yo, ka nang, okay, nasa yung part nga murag medyo tricky yung timing and everything. Naimo lang nature na kung amo mo deep breathing, dili na siya conscious thing ba. So, I think nakapasa ko. Kapantay mood ko ba sa kapulbaan ko, kay mundang di ko ginawa, kapantay lang siya. Yeah. Nakapasa ko article, brad, ni Stu Ham, kanabaista ni Jose Triani, ba nga, kana breathe daw. Like, kay most of us, kung we do something technical, kay mo tense up ta. Dapat relax lang yung kami. If you're tense, then samot, it's not gonna help you, but no matter how much you practice. Pero doesn't mean din na lang po tama practice, kay the amount of practice that you put in will reflect po sa unsa ka ka proficient mo execute sa mga module na parts. So para nako po, there's that side, and another side of that is kanang if kulbaan ka, kay you're about to like play or kanang na padung na mo pantong lisod nga solo, no amount of breathing po para sa ako alam mga kanang siya pag mo breathe ka calm or kanang deep breaths, kay kung di ka ready, di juga ready, kwan need to practice more, you know. So the reason anong if ever makulbaan ka sa ka part is because you haven't practiced it well enough. Ala ka na, yeah.
Pag-tusad. Pero, I mean, I guess, kwan, naka, randomly na ko, nauna lang ko ato. Pero, kwan ka lang. Yeah, the more you play music, the more you know na you have to practice. More yun na. Walay secret ingredient. There are no secrets, there's no shortcuts. Kwan. Yeah. Basig 100, basig ma running out of time na ko, pero okay, murag pa doon na episode 1 hour. I would love garanta ko mo share sa akong musical approach, pero basic for another podcast na. Ah, pwede. Pwede ra. Kuan na lang closing remarks ni mo. Closing remarks, kuan. Believe in yourself, and then even at times you think your passion is failing you, know that passion is there. So let it be your kwan kanang compass in terms of particularly guitar hangouts. Always know that you like that thing. Nine times na mo nang tagana, no? Pero it's just a feeling. It's not real. Just a phase. It's a phase. So never stop doing what you love. And then learn how to do things right. Diyan sa pwedeng passionate nang sa jud kayo, wala kay technique on approaching things. Learn from people and learn how to approach things. And yeah, believe in yourself. All right. Tama ra to? Ano na siguro to? Ako sa akong kita ng anak. sige. Salamat kay sa wise words, Brad. Gikan sa New Zealand. And salamat sa pagkuan appeal diri sa podcast. Kita naman doon. Salamat sa pag-invite. Nako, Brad. Gimingan ako yun ni Brad. Ako mo ulit. Ako si Brad. Kuan sa tamag. Subba. Kuan. Pili ko mo shout-out, Brad. Oh, go. Shout-out lang ko sa pan. Tanan ako mga kabanda niya sa Cebu niya. Tanan ako mga kabanda diri. Shout-out ko sa mga pamilya. Huwag akong asawa mo, anak, na nasubos ka ron. Kambula na to sila, pero... Kambula. Mabalik na ko, unawag na ko. Let's go back to our families. Kasi sa Sunday. Sunday yes, ano, yes. Family day. Yung shoutout ko rin yung brad, Dave. Ram. Jaan na may yung Jungjong. Alright. Si Bob Guitar Survivors. Mga guitar buddies na ko. Sige, brad. Salamat kayo. Salamat. Ako na nangyayari. Hey, brad. Salamat, okay. Brad. Bye. 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 Ako ni send mo video. Ah, okay. Bye.